Hello everyone, welcome to my channel. It's me, Luella Villarosa. I'm yung Chinita Princess from Lapu-Lapu City, Cebu. Ang inyong tinderang vlogger. Ayan, for today's video guys, these are based on my experience and I will just share with you guys my idea, my tips, and how to have a sales. And also guys, sa sari-sari store naman, we do always suggestive selling sa ating pagtitinda para mayroon tayong benta sa ating tinda. So yun guys, this video guys, sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ayan, please do subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga uploaded videos. So ayan guys, no, dapat talaga sa ating mga may sari-sari store, dapat talaga meron tayong suggestive selling. Yung hinahanap ng customer na wala dyan sa atin, dapat mag-suggest tayo ng magkatulad lang doon sa hinahanap nila. Huwag natin hayaang pumunta si customer sa iba na wala siyang bit-bit. So dapat meron talaga para na rin hindi sayang yung ating effort, ng ating pag-i-explain, ng ating pag-assist sa kanya, and meron talaga siyang mabit-bit. And meron tayong kikita, may benta tayo sa ating sari-sari store. So guys, meron din akong i-share sa inyo guys para ma-apply nyo din sa inyong sari-sari store. Noon kasi guys, meron akong customer na may hinahanap siyang limang items sa ating tindahan. So yun guys, pero yung dalawa guys, wala yung sa aking tindahan, ubos na guys. Itong tatlo, meron pa. So yun na, example, naghanap siya ng asin, bitsin, soka, patis, at saka ahos, yung garlic. So, ayan, sabi ko sa kanya guys, dapat talaga isa-isip mo yun guys, kapag ikaw yung mas nakakaalam sa paninda mo, so alam mo kung anong meron o anong nawala sa paninda mo, so dapat talaga guys, unahin mo yung andyan sa tindahan mo. Huwag mo muna sabihin sa kanya, wala akong ganito, wala akong ganyan. Kasi guys, ang tendency noon, lalayas yung customer. Kasi gusto ng ibang customer kasi guys, na yung hinahanap nila guys, nandyan lang sa tindahan mo. Ayaw nilang may bit-bit sila, tapos hindi lahat nabili nila. And pupunta sila sa ibang tindahan kasi guys, nahihiya yan sila guys, na magbibit-bit ng kanilang pinamili. Tsaka, pupunta pa dun sa ibang tindahan. So, ayun guys, ang ginagawa ko, sinabi ko sa kanya guys, na, ayan, tinututang ko muna yung binili niya. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya, sir, ma'am, ito lang dalawa, wala sa amin. So, ang tendency, at least nakabili, mahiya na yun si customer na ipasuli yung ibang in-order niya. So, ang tendency nun guys, binabayaran na lang niya yung in-order niya. Tapos, so yun guys, most of the time kasi guys, pero hindi naman sa nila lahat guys ha, pero talagang customer na kapag bibili sila dito tapos yung ibang hinahanap nila wala sa iyo, ayan, mahiya na yan guys, dalhin yung pinamili nila dun sa kabilang tindahan. So guys, ayun, meron din ako na experience na itong si customer guys, naghanap siya ng hot and spicy na kanton. So guys, hindi ko pa namalaya na out of stock na pala yung kantong ko the other day. So, ayan, kasi naghanap siya guys nung madaling araw sa akin ng hot and spicy kanton. Yung pagbubukas ko lang ng tindahan ko guys. So, ayan, sabi ko sa kanya, ma'am, out of stock na yung aking hot and spicy. So, ayun guys, nagsuggest ako sa kanya na, ma'am, meron pa ako dito ng ibang flavor. May calamansi and chili mansi and sweet and spicy. So ayun guys, napaisip si customer. So at the end of the day, naka-decide siya na yes, bilhin na lang niya yun kasi sabi ko sa kanya, listen lang naman sila na medyo maanghang and gusto kasi niya ng maanghang. So ayun, suggest ko sa kanya na yun na lang yung bilhin niya. And walang choice si customer guys kasi aga kasi yung duty niya and gusto niyang may laman yung chan niya. And ayun guys, nakabili siya ng
kanton sa akin. And that was really great. Dapat talaga i-gawin mong lahat ng convince suggestive selling ika nga para magkabenta ka naman. So yung guys, no, meron din akong na-experience guys. Itong si customer guys, favorite na favorite talaga niya yung sardinas na senorita. So yung available ko guys is families, Youngstown, Miga, yung ganun lang mo guys na ubusan na kasi ako ng naubusan na kasi ako ng senorita. So sabi ko sa kanya guys, ma'am, why not trying this one? Masarap naman ito and hindi siya masyadong malansa. So ayun guys, napaisip si customer. At ayun, bumili siya ng sardinas. So at least ginawa mo yung lahat guys. Ginawa mo how to convince him. So ayun guys, no, nakabili si customer ng sardinas. Nabintahan siya natin ng sardinas. So sabi ko sa kanya, why not lagyan mo ng udong or miswa para mas masarap yung kain kasi mas masarap kasi talaga naman yung may sabaw. And syempre, medyo marami naman sila sa kanilang pamilya. Sabi ko, ma'am, sabawan mo na lang kaya kasi mas mainam yun sa pagkain yung may sabaw. So ayun guys, na-convince ko siya na bumili. So ayun, nadagdagan yung kita natin kasi wala na pala silang edible, wala silang mantika, wala silang magic sarap. So ayun guys, nadagdagan yung ating benta. Nakabili pa siya ng mantika, ng garlic, ng onion, magic sarap, yung asin. So guys, nagdagkita na rin yun sa atin. So dapat ganun yung gagawin natin guys kapag meron tayong customer na naghahanap ng kanilang needs and wants. So guys, ayun, meron din akong experience na customer guys na hindi talaga siya pwedeng, hindi siya makapagsigarilyo guys. So ayun, at that time, yung hinahanap niya yung Winston, wala, naubos yung paninda kong Winston. So sabi ko sa kanya, sir, why not Marlboro na lang kasi magkatulad din naman silang red. And ayun guys, na-convince ko na naman siyang bumili. At sabi ko sa kanya, out of stock na kasi sir. So just explain to the customer na wala nang stocks mo and bukas ka pa makabili or that day. So yun guys, kailangan talagang gamitin mo yung tactics mo and how to deal with the customers para mas lang ma-convince. So yun guys, now sa mga may tindahan dyan, sa may mga sari-sari store, tips ko lang sa inyo guys na i-apply niyo yung suggestive selling sa inyong pagtitinda para makadagdag din ang inyong benta sa inyong tindahan. Dagdag kita din natin guys na mga sari-sari store owners. So guys, meron din akong na-experience, meron akong customer na hindi naman talaga palaging pumupunta dito guys, minsan lang pumupunta kasi napakadaming tindahan dito sa amin guys. So siguro doon sa kabila sa kanila close yung tindahan, so wala siyang choice guys, pumunta siya dito sa akin at kahanap siya ng Ganado rice. So sabi ko, wala akong Ganado rice. So lumakad siya ng mga tatlong lakad lang guys. Sabi ko sa kanya, sir, meron akong ibang brand ng rice dito and okay naman siya kung lulutuin, masarap naman siya. So ayun guys, napabili siya guys and wala kasi siyang choice kasi doon sa kabilang tindahan nagko-close. So ayun guys, no, sa pagtitinda naman guys, kailangan lang talaga ng paraan ng how will you approach the customers and how will you able to suggest the product na kahit yung product na yan guys, hindi yun yung hinahanap nila, pero dapat i-convince mo sila para mabili yung product mo. Pero talagang hindi mo naman sila mapipilit guys kung hindi yan yung hinahanap nila, tas yan yung ipabili mo sa kanila, hindi mo naman talaga sila yung mapipilit. So yun guys, no. So guys, para sa akin naman talaga guys, kapag meron tayong tindahan, dapat gawin lang natin yung best natin and assist the customers, i-assist lang natin sila ng mabuti guys kasi kapag hindi kasi mabuti yung pakikito mo natin sa kanila, hindi na sila babalik sa. Meron kasing sayings na customers is the lifeblood of the business. So dapat pangalagaan natin ang ating mga customers. Kung anong hinahanap nila, yun yung ibibigay natin. Pero
i-apply din natin yung suggestive selling. So guys, medyo napahaba natin yung mga story dyan. And that's it for today's video, guys. If you're not yet subscribed to my YouTube channel, please do subscribe and click the bell button para updated kayo sa susunod kong upload videos. And guys, I really love to read all your comments, and thank you so much for watching this video.